Tinampas ng naglalakiang alon ang seawall sa dalawang barangay sa Mauban, Quezon. Hindi man dinaanan ang sentro ng bagyong Agaton, pinalakas naman ito ang amihan na nagdulot ng mga alon. Sa pinakahuling tala ng NDRRMC, mahigit 2,700 pa rin ang stranded sa iba't ibang pantalan sa bansa. Abot hita na ang baha sa ilang kalsadang nagmistula ng lawa. Bumuhos din ang malakas na ulan at hangin sa Tagbilaran. Sa Bais Negros Oriental na dinaanan mismo ng sentro ng bagyo, nalubog sa baha ang taniman ng tubo. Matapos umapaw ang creek na namerwisyo rin ng mga motorista. May nasira ring spillways matapos maragasa ng tubig sa ilog. Hindi rin direkt ang dinaanan ng bagyo ang Katarman, Northern Zamar, pero malakas pa rin ang hanging bumayo sa lugar. Sa Mandawi, Cebu, hindi na maulan pero abot binti pa rin ang baha. Landslide naman ang iniwan ng bagyo sa barangay Tambo sa Iligan City. Bumara sa daan ang gumuhong lupa at bato sa bahayang ito ng C3 Road. Mga bato rin kusok lang kaya buto. Yan mo itong hidagadagan ko dili. Dayon, ano nga, nakita na kung nagsigi pa magkuto-kuto distas. Di wala kong goal. Mo di bali atras ko. Pero taon-taon, bali nanawak ko sa barangay. Sa tubod, Lanao del Norte, ilang pamilya ang nagsiuwian na matapos unti-unting bumuti ang panahon. Pero ayon sa NDRRMC, aabot pa rin sa mahigit 860 pamilya ang nananatili sa mga evacuation center sa iba't ibang bahagi ng bansa. Isa na sa kanila ang senior citizen na si Mang Macario na inatake ng hika, kaya naka-oxygen tank sa loob ng evacuation center. Jay Sabale, GMA News.